Welcome to Enchanted Cave! Mga besh, dahil ang Patar Beach ay nasa dulo pa, masira namin to Enchanted Cave kasi on the way na siya. Simula po sa cave papuntang po, mga 8 to 10 minutes yan lang rin. Dito sa may platform niya, tanaw niyo na yung dagat, wala po kayong babayaran dito. Kaya pag pinanik niyo po yung tuktok ng cross natin, 37 feet po yung taas, may additional po tayong 50 yan. So, optional naman po ito, kung gusto niyo pong akitin, may bantay po tayo dito. Dito pa nung gumbayad. Okay po. Apo, i-assess ko na lang po kayo ang ganito sa may app. Ah, sige po. Ano po ba tatak niya lahat? Viewing at swimming po? Viewing lang po. Pero kahit viewing naman po kayo, lahat ng area dito pwede niyong puntaan niya. Yung hindi po adult po tsaka yung cave po natin, pinakano natin dito yung puntaan. Meron din po tayo landscape garden 1, garden 2. Sa garden 1, meron po tayo fountain doon. Sa garden 2, meron dalawang puso, may gazebo din yung gising well. Nandun doon na rin po sa garden 2, yung daanan niyo papuntang cross na okay po trekking siya. Ayan po. Tapos pagdating nyo po dun sa may puting board na yun, may panibago na naman po mag-assess. Ngayon ako kuya, akala ko forever na yun pala hanggang sa kanto mo lang kami ihahatid. Mga best, ang galingan talaga ng nature park na ito. Hindi lang talaga siya pasyalan, kung hindi the best spot din siya para pagpahingahan. Imaginin mo, may fresh air ka na, may duyan ka pa, saan ka pa? Trivia time! Alam niyo ba na ang mga nakikita niyo mga bato ay hindi lang isang simpleng bato? Kung hindi ito yung mga coral rocks at mga fossilized clams. Na isang pruweba na ang lugar na ito ay bahagi ng dagat 10 milyong taon na ang nakalilipas. Pinaka-favorite ko talaga dito mga besh ay ang Enchanted Cave Miniature Village kung saan makikita mo ang bird's eye view ng kabuuan ng nature park. Ate, bakit niyo pwede sinusuot yung helmet sa ulo niyo? May blue at saka may white. Ha? Saan? Ayun ba? Ayun, kailangan talaga natin magsuot ng hard hat sa loob ng kuweba kasi delikado dun. Tapos kapag nandun na tayo sa may loob ng kuweba, pag tumingala ka dun, makakakita ka ng mga rock formation o yung mga tusok-tusok na bato. So kung wala kang hard hats, posibleng mabukulan yung ulo mo. At isa pa, madulas doon sa loob ng cave, kaya doble ingat dapat. Excited much! May kita ko na rin ang cave sa wakas. Hari ko. Ah, kaya pala may hard hat kasi kinamutan natin ulo natin sa ano, bato. Hindi matangkad kasi ako. Charot! Keep right, best. Mga best, share ko lang. Hindi ko makakalimutan dun yung part na sabi ko, bakit sobrang dilim, pwede yung pahingi ako ng flashlight or ng phone light. Tapos, sabi nila, paano mo hindi makikita? Eh, naka-shades pala ako noon. Kaya naman pala. And isa pa, meron din namang light post doon sa loob ng cave. And ito na nga ang underground natural spring pool ng Enchanted Cave. So, after po ng Enchanted Cave, diretso na kami sa May Pottery Beach. Pero bago kami makarating sa May Pottery Beach, ito, ilang minuto na kaming na-stranded dito sa may traffic. Sa may maliit na daanan na pababa. Ilang minuto pa kaya bago kami makarating doon sa Pottery Beach. Let's
see. Next!